Welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito lang po mga kapatid, mag-share po ng Bible verses dito sa Efeso chapter 5. God bless you everyone. Sabi niya dito, kayo nga ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibigay dahil sa atin ang kanyang sarili ng hain ng handog sa Diyos upang maging sino man ang summons ng masarap na amoy. Ngunit ang nakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o mga mga pagbibiro na dinarapat kundi kayo ay magpasalamat. Sapagkat nalasas ninyo ang lubos ng sinumang mapakiapid o mahalay o masakim na isa ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ang Diyos. Amen. Dito po sa kasulatan ito mga kapatid. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak na pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila sapagkat noong panahon kayo ay kadiliman na puwat ngayon kayo ay kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Nang inyong pinatutunayan ang kinalungkutan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman kundi bagkos iyong sawatain. Sapagkat ang bagay na ginawa nila sa lihim ay mahalay sa salitain man lamang. Dapat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay tinatanyag ng kaliwanagan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay tinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinabi niya, gumising ka, natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liwanagin ka ni Kristo. Mangingat nga kayo, lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan. Kundi kayo ay mga puspos ng Espiritu. Amen. Na kayo ay mga usapan ng mga salmo at mga hemo at mga awit na ukol sa Espiritu, nag-aawitan at nagpupuri sa iyong puso sa Panginoon. Na kayo maging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ng ating Ama. Napasakop ako sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Natapos kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya naman ng Kristo na umiibig sa iglesia na ipinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid, upang kanyang baka banalin ito na linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati sa walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay kundi ito ay nararapat na maging banal at walang kapintasan.
Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sarili, mga katawan, ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Amen. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon dito po sa Bible to. Dito sa Ephesians chapter 5 po yun, yung sinasabi niya dito. Pagpatuloy po natin. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito, iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magigising isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila sa datapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo tungkol sa iglesia. Gayunman, umiibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Dito tayo mga kapatid sa Ephesians chapter 6, sa last chapter to, mga kapatid to. Tugtuloy natin, God bless you everyone. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mang iyong ama at ina at siya ay unang utos na may panghako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi na galit sa inyong mga anak kundi inyong turuan sila ng ayon sa way sa aral ng Panginoon. Thank you Lord, yung salita mo. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ng inyong mga Panginoon na may matakot sa panginginig at katapatan ng iyong puso na gaya na kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi pagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginawan mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod ng may mabuti kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-alaman na ang anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din na muling tanggapin niya sa Panginoon kundi maging alipin o laya. Kayong mga Panginoon gayon din ang iyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang pagbabala yaman sa mga pagkaalaman ng Panginoon. Nilaan niya ang nasa langit at kanyang walang tinangging tao sa katapusang magpakalakas kayo sa Panginoon ng pangakapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Nangabihis kayo sa buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga namahala ng kadilimang ito ay sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay mga tagal sa araw ng masama at nang kumakagawa ng lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang iyong mga baywang na may bigkis ng katotohanan na may sabat ng baluti ng katwiran. At ang iyong mga paa ay may pangyapak at paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasang ng pananampalataya na siya ay ipapatay ninyo lahat ng nanginingas na salugi ng masama. At nagsikuha rin naman kayo ng turbate ng kaligtasan at tabak ng espiritu na siya ay salita ng Diyos. Nang magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at nangapuyad sa buong katiyagaan at daing pangtungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin upang ako ay pagkalooban ng pananalita ay pagbubuka ng aking bibig upang ipakilala ng katapangan ng ang hiwaga ng Ebanghelyo. Amen. At dahil dito ako ay isang sugong natatanikalang upang magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Dapat upang mapag-alaman ninyo naman ang bagay na ukol sa akin
At ang kalagayan ko ay Tiyoko ng aking minamahal na kapatid ay tapat ministro ng Panginoon ay siya ay magpakilala sa inyo sa lahat ng mga bagay. Thank you, Lord. Na siya ay aking sinugo sa inyo ng bagay na ito ay makilala ninyo ang aming kalagayan upang kanyang aliwin ang iyong mga puso. Kapayapaan nawa ang kapatid at pag-ibig na manampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat ng mga panagsisiibig sa ating Panginoon Hesukristo ng pag-ibig na walang pagsira siya nawa. Amen. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito, natapos na lang natin po yung Epeso sa chapter 5 to 6 po. Ako na-share po sa inyo. So, let's pray po tayo, mga kapatid. Magpasalamat sa ating Panginoon sa kabuti niya sa ating buhay. Panginoon, narito po kami, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Lumalapit sa iyo, God Jesus, Lord. Nagpapasalamat po, God Jesus, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa aming buhay. Salamat sa protection. Salamat sa pagmamahal na diyan kalagi, Lord, sa aming buhay. Lord, nilalapit po namin ang aming sarili, kung pugad ang aming nagawa. Linisin mo, Lord, ang aming puso at isipan. Patawad po, Lord, O God Jesus, Lord, ng aming mga pagkakasala, O God. Salamat sa oras na ito, Lord. Salamat po, O God Jesus, Lord, for today, O God. Nakapag-aral naman kami, Lord, at nakapag-rinig na naman po kami at nakapagbasa ng iyong mga salita, Lord. Bless to everyone, ang iyong mga anak, saan man sulok sa mundo, O God Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ako, Lord, ng wisdom, understanding, O God Jesus, Lord, at lakas ng loob, O God Jesus, Lord, na mag-share po ng iyong mga salita. Bless to everyone ang iyong mga anak, O God Jesus, Lord. At nilalapit ko rin po, God, ang mga nawalan po ng trabaho, Lord. Right now, O God, provide, O God Jesus, na makahanap po sila ng trabaho para sa kanilang familia, O God. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Thank you, mga kapatid! I hope na gusto niyo po ang aking share for today at na-bless po kayo lahat, mga kapatid. At sa mga nakakapanood po ng aking Bible verses, thanks to everyone at God bless you everyone. Keep praying lang po, mga kapatid. God is good all the time. At sa lahat po ng nanghihina at mga maraming problema sa pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, don't give up, mga kapatid. Isipin natin na God loves you. Mga kapatid, yun lang po ang ating isipin na kasama natin ang ating Panginoon lagi. At salamat sa Panginoon na nakapag-share naman po ako for today sa inyo, mga kapatid. And thanks and God bless you everyone. See you again sa aking pag-share na naman po ng Bible verses. And don't forget to like, subscribe my YouTube channel and click all notification po, mga kapatid, para lahat po ng aking new upload ay may subaybay niyo po. Lalong-lalo na po ang mga Bible verses. God bless you everyone. Bye-bye. Keep smile. Thank you. See you again. Bye.